Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa po tayo ng pang 12 puto cheese na recipe natin. So, ito po ay ang buko pandan puto cheese. At yan, mamaya makikita nyo kung paano ko ginawa. At bago po tayo mag-start, kung di ka pa po nakasubscribe sa aking channel, click po ang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated sa mga videos ko. Mag-start na po tayo. Yan, ito po yung una nating ingredients. 1 cup all-purpose flour. 1 half cup white sugar. Sa magtatanong kung pwede yung wash, hindi po pwede kasi maapektuhan yung kulay ng ating puto. Yan. Lalagay na rin po natin yung 1 tablespoon ng baking powder. Ang gamit ko pong brand ng baking powder ay Calomit. Kasi yan po yung subok ko na brand. Di pa ako nakapag-try sa iba pang mga brand. So, haluin lang natin itong ating dry ingredients. Then, maglagay tayo ng butas sa gitna kasi dyan natin ilalagay yung ating iba pang mga liquid or mga iba pang ingredients na mga basa. So, ilagay na natin yung 1 cup ng ibap na gatas. Angel po ang gamit kong brand at hanggang sa guhit lang po, hindi yung umaapaw sa cup. Maglalagay din po tayo ng isang pirasong large egg. Yan, then i-mix na natin siya. Mabuti. Ibinuhos lang natin ng diretso yung isang cup ng gatas. Ayan, tatansyahin natin at mukha namang tama na. Parang sobra pa nga yung ating liquid. So, haluin lang natin mabuti hanggat sa walang nang buo-buo kasi this time po ay hindi natin sasalain ang ating mixture kasi 1 cup lang naman ito at mukha namang kaya naman nating mapakinis yung mixture natin. So, maglalagay lang tayo ng 2.5 tablespoon na buttercup. Yun, buttercup yung gamit natin ngayon, hindi yung kinikilo sa palengke. Ayan, 2.5 tablespoon yung ano natin, yung inilagay natin. So, minelt ko rin po yon sa microwave oven. Kung wala kang microwave oven, ilabas mo na lang agad bago ka magluto para malambot na yung ano mo, yung butter cup. Ayan, na-mix na kaagad natin at ang sunod naman nating ilalagay ay yung ating buko pandan flavor. Gagamit po tayo dito ng buko pandan flavor na McCormick. Nabili ko lang to sa SM. Marami naman po nito sa iba pang mga groceries or pwede rin kayong bumili sa online. So, sa paglagay naman po nito ay patak-patak lang. Tatansyahin lang natin. Hindi ko na siya sinukat sa mga measuring spoon. Tansyahin mo na lang po. So far, hindi ko pa siya nagustuhan kaya dagdagan pa natin. So, patak-patak lang po sa paglagay kasi parang masyadong matapang yung ganitong mga flavorings. So, baka po maging mapait or magkaroon ng something na aftertaste yung puto natin. Kaya, ano lang, alalay lang po sa paglagay. Ayan, naglagay tayo ulit. Kasi, kunti-kunti lang din naman po yung lumalabas dito sa bote. So, medyo maingay po yung paligid natin kasi mahangin ngayon dito sa Cavite. Kaya pagpasensyahan nyo na po yung ano, yung mga kakaibang sound na maririnig nyo. So this time po ang ganda na po ng kulay. Gagamit rin tayo dito ng Eden cheese para sa toppings natin. So konti na lang yung laman ng Eden cheese kaya gagamit pa tayo ng keso kasi nagkulang po yung Eden cheese. Wala nang ibang stock ng Eden cheese sa Alpha Mart kaya keso na lang yung pangpuno natin. So gagamit tayo ng ibang brand ng cheese. At makikita nyo yung difference, kung ano yung difference ng Eden cheese at keso. Ayan, so ngayon po maglalagay na tayo sa puto molds. Dahil po naglagay na tayo ng 2.5 tablespoon na buttercup dito sa ating mixture, ay hindi na po natin i-grease yung mga puto molds. Gagamit po tayo ng medium size na puto molder at 1 tablespoon po ng mixture yung ilalagay natin sa bawat isang puto molder. So, habang ginagawa po natin to ay nagpapakulo na tayo ng tubig sa steamer natin.
para mamaya ready na po siya. Ngayon ay tapos na po tayo at i-steam na natin sa loob lang 7 minutes. So 7 minutes po ilalagay natin yung cheese. Ayan, nilagyan ko po ng cloth. Wow, perfect! Yung ating perfect po ang ating puto ngayong araw na to. Ayan, lagay na natin yung toppings natin na cheese. Yung maliliit na square ay rectangular. Ano yan? Eden cheese. Tapos yung malalaki naman na medyo mga pahaba ay yan yung queso, yung brand ng cheese. Kasi naubusan tayo ng Eden. So pareho naman siya ng pareho naman siya ng quality at pareho naman siya madaling ma-melt. Yung cheese na queso saka saka Eden, kaya okay lang siya. So pagkatapos nating ilagay ang toppings natin na cheese, ay i-steam natin ulit ng 3 to 4 minutes hanggat sa ma-melt yung mga nilagay nating cheese. At after 3 minutes po, ito na po yung itsura. Nag-melt na siya ng unti-unti lang po. Kasi ayaw ko rin naman po ng melt na ang cheese. Gusto ko nakikita pa yung cheese na buo. Ganyan. So yun, tapos na po tayo at kinuha na natin. At kunting cool down lang ay ilalagay na natin dito sa ating chopping board na bamboo. Ito yung patungan natin ngayon na para sa ating thumbnail. Ayan. Dahan-dahan lang tayo. Napaka-soft po ng texture ng nagawa nating puto. Para na siyang cake. Yung itsura niya. Yung texture niya para ng cake. At masarap po. Pero sabi po ng aking partner ay kulang daw po yung buko pandan na inilagay ko. So kayo na po bahala. Kung sakali pong gagayain nyo itong recipe ko, pwede na lang po kayo mag-add ng buko pandan. Kasi ito daw na luto ko ay medyo kulang daw sa buko pandan. Pero para sa akin po, tama lang yan. Kasi baka magkaroon na siya ng aftertaste pag mas dinagdagan pa natin yung buko pandan. So far po, napakaganda po ng resulta ng ating vlog today. So, sa mga mga nakaantabay po sa ating 30 days puto challenge, ito na po yung ating pang-11. Kung meron pa po kayong gustong isuggest, pwede po nating itry, i-comment down below lang po ninyo. Para sa susunod pong mga araw ay magawa po natin. So, tulong-tulong lang tayo ng mga ideas. So, napakaganda po ng ating puto. Kung ipangninegosyo nyo po ito o ipangriregalo nyo po ngayong holiday season, sigurado po matutuwa yung mga taong pagbibigyan nyo nito. Ayan po ang ating perfect na buko pandan puto cheese. Yan, ang ating pang-11th day ng 30 days puto challenge. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po kay Mila's Kitchen. 43,000 na po tayo. At parami pa po tayo ng parami. So yan, yung medyo malaki po ng cheese, yan yung queso. Mas malaki kasi yung queso.
So yun lang po, goodbye po at see you po next vlog.